ang pampublikong transportasyon ay isa sa pinakamahalagang sektor na bahagi sa ekonomiya ng isang bansa. Sa Metro Manila, talamak ang mga commuters na naghahangad na makatawid sa kanilang paroroonan, mapamalayo man o malapit. Bus, jeep, tren o taxi ay ilan lamang sa mga maaaring piliin ng mga pasahero. Ngunit para kay Aling Jeremy, ang pampublikong transportasyon ay isang trabaho na nagbubuhay para sa kanyang pamilya. Ako po si Jeremy Alano, 42 years old, nakatira po sa barangay 112. Si Aling Jeremy ay isang single mother na mayroong 7 anak. 4 sa kanyang anak ay hindi niya kasama ngayon. Ang mga anak na kasama niya ay sina Maylene, Kim Carl at Christine Joy. Kasama rin niya ang mga pamangkin, ang asawa ng kanyang kapatid, pati na rin ang kanyang ina na si Susana. Ang tatay ng kanyang panganay na anak ay kanyang hiniwalayan dahil sa malubhang pang-aabuso at pagiging mabisyo nito. Ang tatay naman ng kanyang pangalawa at pangatlong anak ay yumao dahil sa saksak sa katawan. Ang tatay naman ng kanyang pang-apat, panglima at pang-anim na anak ay kanyang hiniwalayan dahil meron itong ibang pamilyang inaaruga. At ang tatay ng kanyang pang-pitong anak ay hiniwalayan niya rin dahil nag-asawa ito ng iba. Alas 8 na ng umaga, magsisimula na ang araw ni Aling Jeremy. Habang naghihintay na mabebenta ang kanyang tinging-tinging tinda sa kanyang mga kapitbahay, ang anak niya namang si Maylene ang nagbabantay sa kanyang mga kapatid sa loob ng kanilang bahay. Oras na ng kainan at pagkatapos nito, didiretso na si Aling Jeremy sa kanyang unang pasada. Nang paalis na si Aling Jeremy upang mamasada, bigla ang humagulgol ng malakas ang kanyang anak na si Christine Joy. Dahil sobrang iyak at hagulgol ni Christine Joy, agad-agad itong sinama ni Aling Jeremy sa kanyang biyahe. Sa Metro Manila, marami sa mahigit 1,000 tricycle drivers ang pumapasada kada araw. Talamak ang mga pasahero at marami rin ang mapupuntahan. Kadalasan, 10 piso o nakadepende sa distansya ang babayaran sa pagsakay sa isang tricycle. Kaya ganun na lang ang demand ng mga tricycle drivers sa bahagi ng lugar na ito. Nagsimulang mamasada ng depadyak si Aling Jeremy noong 2008. Noon daw, mahirap mamasada dahil minsan aabutan ka ng ulan, init at pagod
tuwing siya ay pumapadyak noon. Ngayon, ibang kalbaryo naman ang kanyang kinakaharap. Siya ngayon ay nakapwesto sa J. Nolasco Street, tapat ng Mary Johnson Hospital, na kung saan halos araw-araw siyang pumapasada at kahit holiday, hindi pinapalagpasan. Sir, naabot po ako ng alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Pag maganda po yung kita ko, nakalimandaan na ako yan. Pag wala pa po, naabot ako ng alas 8, alas 8. Ano po pag wala po po talaga ng alas 8? Kailangan po magano ko. Talagang mag-guide ako. Kasi yung may-ari ng motor ko, hindi pwede, hindi babanggo. Gano'n po kayo katagal yung hintay sa ano, sa pahintuan niyo po? Minsan, tagal akong sakyan. Minsan, isang oras, dalawang oras. Minsan, naloloko pa nga ako. Yung ba pa nga naloloko? Yung ano, may paserong kukuha ko dito sa mga daanan dito. Magpapatidakya po, tapos magpapaantay. Hanggang magatay naman ako. Pagatay ng ano, wala nang bayaran. Nangyari po sa akin, biyak ako. Upang malaman kung gaano kahirap imaneho ang isang tricycle, sinubukan ng aming kasamahan na sumampa at ipaandar ito. Kinakailangan ng magandang lakas sa buong kamay upang maayos ang pagliko, pakanan o pakaliwa, dagdag na rin ang mabuting kontrol sa pagpihit ng manibela. Kapag hindi ito nagawa ng maayos, disgrasya ang magiging dulot nito. Ano pong naging dahilan para mag-tricycle driver po? Pahirap ko sa taong walang pinag-aralan. Mas paano sa pinag-aralan kahit ano pwede mo at pumasa ka ng ano. Kaya sa wala ko na ito ang hahandong ano. Kasi sa pinag-aralan, pwede ko pumasa ng opisina, call center. Hindi ka tulad sa walang pinag-aralan. Ano, baksak, ito. Eh, yun yung sinasabi ko sa mga ano. Sabi ko makapagtapas man lang sila. Sabi ko nga sa kanya, taasan niyo pa ganyan para makapasok siya ng LMI, LMP, o jasa niya. Taasan niya yung card niya, taasan niya. Bukod po sa inyo, sino lang po nagtatrabaho? Ako lang sila mag-uwi. Sa mga anak ko wala. Ayan yung anak ko po, nakilala lang po yung great call ko. Ni minsan ba naisip niyo na maghanap ng ibang trabaho bukod sa magpasada? Sabi na po ako naging tindero sa iba, yung mga din. Kaya lang, kapanahonan namin dati. Office din nga sa ako. Naisip niyo po ba na nakakapagod na rin mag-drive? Oo, nasa ko na. Hindi ka makapag-drive na sa baka. Hindi ka makapag-drive na dahil iniisip mo malatang problema. Sa minsanang kita niyang 500 piso, babawas dito ang boundary ni Aling Jeremy na umaabot sa 200 piso kada araw. Dagdag niya, hindi pwedeng hindi siya makapagbigay ng boundary dahil babawiin sa kanya ng operator ang kanyang hawak na tricycle. Bawas na rin ang panggasolina niyang 100 piso ay mayroon na lamang siyang natitirang 200 pisong kita. Ayon kay Aling Jeremy, ang kakarampot na 200 piso ay hindi pa rin sapat sa pang-araw-araw na gastusin. Habang naghihintay si Aling Jeremy sa paparating ng mga pasahero, nagdadasal siya na sana sa araw na ito ay mabiyayaan siya ng mga pasaherong naghahanap ng kanyang serbisyo. Matagal rin naming sinamahan si Aling Jeremy na makahanap ng pasahero. Ngunit sa mga oras na ito, bigo siyang makahanap kahit isang pasahero. Naghahangad siya na sana sa hapon ay mag-iba na ang kanyang kapalaran. Magdadapit hapon at wala pa rin pasaherong nasasakay si Aling Jeremy. Paikot-ikot siya sa isang lugar, naghahangad sa paghihintay niya
ay mayroon ng pasaherong tatawag sa kanyang serbisyo. Di kalaunan, ang kanyang hiling ay natupad na rin. Ayon sa isang pag-aaral, umaabot hanggang 400 piso ang pinakamataas at 200 piso ang pinakamababang kinikita na isang tricycle driver araw-araw. Ito pa ay nakadepende kung marami ang mga pasaherong kahangad na humingi ng kanilang serbisyo. Ayon sa Ibon Foundation, kailangan ng isang pamilya na may 8 miyembro ng 1,168 piso kada araw upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga tricycle driver na kagaya ni Nanay Jeremy ay nakabahagi sa isang sawikain, isang kahig, isang tuka. Kung hindi sila papasada, wala silang pagkain na ihahain sa lamesa. Kung babasihin ko yung statistics ng PSA, sinasabi doon na may significant increase ang kahirapan sa Pilipinas. Kung titignan lang sa datos na nirelease nila noong 2020, from 2018, merong 12.1 na percentage ng poverty incidence among the Filipino families. Nag-increase siya by 2021 pa lang yun, 13.2. So nag-increase ng almost 1%, 1.1. Wala pa yung latest na statistics nila, but kung titignan natin, ramdam yung epekto ng pandemya at kahirapan sa mga Pilipino. Habang nagmamaneho ng tricycle si Aling Jeremy, hindi lang kalbaryo ng boundary ang kanyang pasan, pati na rin ang kanyang kalusugan. Bukod sa sakit ng kanyang tiyan, minsan daw ay sinusumpong siya ng kanyang asma habang nagpapasada. Hindi niya na rin magawang ipakonsulta sa mga doktor ang nararamdaman niyang sakit sa kadahilan ng maiiwan niya ang kanyang mga supling. Dahil sa nararamdamang sakit ni Aling Jeremy sa kanyang tiyan, minabuti naming ipakonsulta siya sa Mary Johnson Hospital Dispensary. Naghihintay ng ilang minuto si Aling Jeremy na matawag ang kanyang pangalan upang siya naman ang mapatignan ng doktor. Di nagtagal, siya na ang susunod na titignan. Diyan! Wala lang pagdudugo? So kailan pa sumasakit yan, tiyan mo? Ito mo, parang iniipit. Hindi naman. Mahilig ka ba sa maasim, kape, soft drinks? Nagsagawa si Dr. Yambala ng iba't ibang test para malaman kung gaano kalubha ang sakit na iniinda ni Aling Jeremy. Umabot sa punto na humingi ng tulong si Dr. Yambala sa ibang doktor upang talagang matukoy kung ano ang problemang iniinda ni Aling Jeremy. Habang kausap ng doktor si Aling Jeremy, baka sa kanyang mukha ang kalungkutan nang malaman na hindi lang pala sakit sa tiyan ang kanyang problema. Pati ang kanyang asma ay isa sa malala niyang problema. Iba't ibang uri ng diagnostic test at gamot ang nireseta sa kanya para sundin at gawin. Dahil sa kakapusan sa pera at sa kaunting kita niya sa pagmamaneho ng tricycle, mahihirapan si Aling Jeremy kung saan kukunin ang pera para masagawa ang mga bagay na ito.
Nakakalungkot man ang balitang kanyang natanggap, laking pasasalamat naman ni Aling Jeremy dahil daw napatignan niya na ang kanyang kalusugan. Aning makaraniwang hanap buhay ng mga Pilipinong nasa kahirapan pa din. Siguro, just to be general, isa sa mga trabaho o hanap buhay na mga nasa kahirapan pa din ng mga Pilipino is yung trabaho na hindi permihan. Ayan. So, ano ba yung mga trabaho hindi permihan? Bicycle driver, mangingisda, magsasaka. So, yan lang ay ilan sa mga hanap buhay na hindi siya permihan. Kaya ako nasabi na in general na hindi permihan kasi wala yung security of tenure. Na kung sakaling may mangyari sa kanila habang nagtatrabaho, anong safety nets na meron silang security na kung saan halba ako nagka ano ba, pag nagtrabaho ka ng regular, meron kang mga insurance, di ba? Or may mga health card na kung saan that would help you alleviate yung iyong bayarin sa medical, di ba? Unlike sa kanila na wala. Kung ano yung kinikita nila on a daily basis or let's say on a weekly basis, yun din yung nagagamit nila for this emergency situations na kung saan hindi sila ready for that. So kaya in isang reason kaya nahirapan sila umalpas dun sa sitwasyon na meron sila. Bilang isang babae, hindi maiwasan ang kritisismo sa kanyang trabaho dahil ang trabaho ng pagpapasada ay tinuturing na panglalaki lamang. Ano po tumatakbo sa isip ninyo na sinasabi ng mga tao na yung trabaho mo ay panglalaki lang, itas trabaho mo yun? Sinasabi ng mga tao, pag sumana sa akin, pag may nakakakita sa akin, mga sama sa akin, para na raw gawain ng lalaki, kaya na lang ng mga babae. Kasi para na naman din sa mga anak yun. Pero ni minsan po ba nung napaisip din kayo na para na kaya yung trabaho kasi iniisip nila paglalaki? Hindi naman kasi sa buong buhay ko, ganyan na talaga. Para talaga sa mga anak. Pero may mga pasero din po ba kayo tumanggi sa inyo? Kasi meron, babae. Meron. Lalo na pag may bata pa. Pagdala ko yung anak ko na yun. Ayaw na. Pag ayaw nila sa akin, bahala sila. Bibigay ko sa mga kasama sinapasa. Sinasabi kasi nila pag nakita nila ako na babae ang driver, kaya mo ba kami? Biglang gagano, nagugulat ako. Sabi ko, di ba't din niyo po subukan mo po kayo? At dadalay po kayo. Ano pong masasabi niyo dun sa mga tao na yung panglalaking trabaho daw po yung pagdadrive ng tricycle? Hindi, kasi mas maganda nga maging driver. Unang-una, maganda kinikita niya. Mamasukan ka ng katulong, magkano lang kikitain niya. Kulang na kulang. At least dito hawak mo pera mo pagdating ng hapon. Hindi naman sa yung issue about the gender, but the thing is our society is has evolved and it now become a dynamic na kung saan dati lalaki lang ang in-expect to provide, but since the world is changing and dynamic, so even women are being pushed na gumawa ng mga bagay o mga trabaho na lalaki lang usually ang gumagawa. And hindi na siya bago actually kasi nga ito ay part din sa programa ng DSWD na yung gender and development na kung saan dinidistinguish, di ba? Ano ang lalaki at babae, ano yung kanilang kakayahan. Although, hindi natin maiwasan na meron talaga mga pagkakataon na dahil sa certain factors, kaya ang isang babae ay gumagawa din ng gawain pang lalaki. Normally, we see tricycle drivers as fathers or mga lalaki, di ba? But now, it is being normal na makakita tayo ng mga babaeng nagka-tricycle driver din or nagka-tricycle. Kasi nga, gawa din ng ito yung pinaka-staple or ito available na job just for them to fill up yung or para may maihain or just to meet the ends. Just to end. Oh, tama. Malapit na ang gabi at si Aling Jeremy ay tinigil muna ang pamamasada at dumiretso sa palengke upang mamili ng panghapuna. Big
gumang makaabot sa kota si Aling Jeremy ngayong araw, ang mahalaga ay mayroong pagsasaluhan ang kanyang pamilya. Ika nga niya, kung hindi pa pala rin ngayon, nagdadasal siya na sana bukas mag-iiba na ang kanyang kapalaran. Anong masasabi mo sa nanay mo na nagsisikap araw-araw pa lang pa sa pamilya nila? Nagpapasalamat po ako sa nanay ko kasi po laging siya nagtatrabaho para sa amin po para lang mabuhay po kami at hindi po kami magutom po. Ano po yung mensahe niyo sa mga ina na patuloy na lumalaban para sa mga anak ko? Sana sabi sa mga single parents, kaya maging matatag sila sa mga anak nila, sa mga problema, huwag silang sumuko, kung anong meron na dumating na problema sa kanila. Ginagamit natin ang pampublikong transportasyon ukol sa ating kagustuhan na makapunta tungo sa ating ninanais na paroroonan. Iba't iba man ang paraan, ang mahalaga ay makarating sa ninanais na destinasyon. Para kay Aling Jeremy, kakaiba man ang kanyang trabaho kumpara sa ibang mga ina, ang mahalaga, mayroon siyang perang napupundar para sa kanyang pamilya. Mahirap man ang daan tungo sa ginhawa, tuloy pa rin ang andar ng makina tungo sa sagana. Ako po si Rich Monrojo at ito ang Pasada.